Eto naman, Gian. Gusto namin syempre makilala ka. Sino ba si Gian bago pinasok ang music industry? Well, actually, estudyante pa lang po ako noon before ako mag-design, mag-solo artist. Okay. So, ayun. Pabanda lang. Mm-hmm. Pero when did you start your interest in music naman? Kasi, like you said nga, you were in school. Balita namin, you had a band in college daw. Mm-hmm. So, I started my interest sa music actually preschool pa lang eh. Yung pinapakinig sa akin yung dad ko. Oo. So, parang pinapakanta niya ako sa mga, anong tawag doon, yung mga programs sa school. So, pinamemorize niya ako ng mga kanta, ganun. Tapos, ayun, kakanta ako sa school. Tapos, yung band ko naman in college, kasi yung mga friends ko that time, or yung circle of friends ko that time, nalaman ko na may drummer. Yun. Okay. Gian, medyo hindi namin masyado naintindihan. Oh, yung internet natin. My God, sorry. Gian, oh. Anyway. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng banda sa school. Okay. Oo. Pero ito, Gian, sino ang iyong musical influences? So, kung international, gusto ko talaga si Billie Eilish tsaka si Phineas. So, yung magkapatid na yun, talaga yung pinapakinggan ko lagi religiously. Oh, wow. How about local? Local yung mga typical na Moira De La Torre, ganon. Sina Ben and Ben, yung mga ganon indie artists. Mostly. Oh. Pero syempre, ikaw, sumusulat ka rin daw ng mga kanta. Saan ka naman humuhugot ng inspirasyon when you're writing your own songs? Well, hindi ko na i-mention kung kanino ko yun. Pero lahat ng songs ko sa album or EP pala is based on true stories talaga. True story pala ito, guys. Pero ito na nga. Speaking of your song, nako, let's talk about your first EP album entitled Boys Memos. Ayan. Ano ba ang concept nito at ano yung mga kantang pasok sa iyong EP? Natulog na ata si G. So, ang concept basically ng Voice Memos is I wanted to create this narrative na alam naman natin yung typical na may in love, tapos may will they won't they stage, tapos magiging sila, tapos heartbreak, tapos magkakaroon din sa point na babalik na naman sa will they won't they stage, tapos magiging sila na naman ulit. So I wanted to create that little narrative dun sa pag in-arrange mo in the right way yung mga kanta sa EP, magiging ganun yung story niya. Pero ito, speaking of stories, kwentuhan naman mo kami about your EP na Second Chances. Tungkol naman saan ang Second Chances ng song? Basically, yun nga po. Second Chances siya. So parang I wanted to pasok siya dun sa narrative na parang you will always have these certain feelings for another person. Tapos parang hindi na mawawala yung feelings na yun. So parang second chances were made for that person. Parang gano'n. Alright. Ayan, pero, ayan, Gian, promote mo ang Voice Memos and Second Chances. Saan digital platforms ba ito available? Alright, so you can actually listen to Second Chances and the rest of my EP, Voice Memos, and Spotify. So you can just search for Second Chance, Gian, G-I-E-A-N. Tama ba? G-I-E-A-N. G-I-E-A-N. Mga social media accounts mo, pwede mo rin i-promote dito. Go ahead. Naghang na si Gian. Okay. Ayan. So, you can follow me on Facebook at all caps, G-I-A-N, Talastas, official. So, ayun po. You can follow me on Spotify as well.